Okay po, naruto tayo ngayon sa ating bagong recipe, ang gulaman o gelatin. Karaniwan pa ito ay dessert ng mga Pilipino, ibang lahi din sa iba't ibang part ng bansa. Kailangan po natin ng tubig, 6 na tasa sa 2 pakete ng gulaman bar or powder. 6 na cups na tubig. Ngayon po, pakukuluin lang natin to hanggang sa ito ay maabot ang boiling point na 100 degrees. Ayan. Ito ang ating flavor, ang gulaman powder. Fruit flavor. Kahit ano pong flavor, pwede rin ng gulaman bar, tulad ng sinabi ko. Kahit anong flavor, depende sa inyong trip kung anong flavor ang gusto nyo. Pero ito lang po ang pinaka basic. Ayan. At ang ating gatas, condensed milk po, 1 can. Yan po ang sukat ng gulaman recipe na yan, jelly recipe. 1 condensed milk. Yan. Malapot na gatas ko sa Tagalog po. Yan. Big po yan, big can. Ngayon, yung evaporated milk. Isa pong malabnaw na gatas. Isang big can din po yan. Ayan. Kahit ano pong brand. Kahit na Alaska, Milkmaid. Basta po gatas na malabnaw at malapot. Kahit anong brand. Ngayon po, ilalagay natin ang gulaman or jelly powder sa pinakulong o kumukulong tubig. Yung 2 packs po. Kung gusto nyo medyo harder ang texture, lagyan nyo pa ng isa. Pero yung 2 na yan, okay na, hindi matigas, hindi malambot. Ayan. Lagyan nyo lang yung 2 pakete na yan. Tapos, ayan. Maya-maya pa, pag nailagay nyo na yan, ay, anong susunod? Ayan, tapa. Halu-haluin. Halu-haluin ng maigi. Ayan. Pagka kasi yan eh, hindi mo inalong maigi, mayroong buo-buo yan. Kumari nga, eh, salain. Pero kung kaya mo namang matunaw, kahalo, ganun na lang, haluin na lang. Pwede rin, parehas. Filter or haluin maigi. Sagipin mo, tapos durug-durugin mo yun. Para hindi ka na magsala, di ba? Kung gusto mo naman talagang perfect, eh, di salain mo. Ganun lang yun. Okay? Ngayon. Yan. Habang nilalagay niya na yung jelly powder, tsaka, or yung gulaman powder, kasi dudurugin mo yun. Puputul-putulin mo. Ayan. Doon, kailangan i-screen mo o i-filter para sure. Yan. Ngayon, mabilis lang yan eh. Ilalagay mo na ang gatas na malapot. 1 can na malaki. Ayan. Inuulit ko, kahit anong flavor, kahit anong meron kayo dyan sa inyong kusina. Pagkatapos, anong susunod? Yung evaporated. Siyempre, ayan. Malabnaw na gatas. Kahit anong flavor ulit, ang pwede. Depende sa inyo. Haluin maigi. Yan. Mix it well. Ayan. Yan. Mix lang. Ayun. Ayun. Ilagay niyo na yung malapot na huli. Na huli sa video. Yan. Kung meron pala kayong pandan o kaya yung vanilla, pwede yung vanilla extract, pwede nyo din lagyan mga ano lang sa vanilla extract, mga 1 tablespoon or teaspoon. Kung pandan, ilagak nyo lang yan. Yan na, tapos na. Isalin mo na sa tray sa gusto mong shape, according to your shape, put in a tray or trays according to your shapes. Yan. Ayun, ganun lang. Palagbigin nyo lang dyan sa labas. Pagkatapos, pagka malamig na,
pwede nyo nang ilagay sa fridge para lumamig, mas masarap at mas malamig syempre. Ayun, ganun lang. Marami pong salamat pala sa lahat ng tumulong sa akin, sa inyong lahat, sa lahat ng nagpaabot ng tulong, pinansyal, mga pagkain, at saka yung mga paglilinis, bumisita, lalo na yung nagpaabot ng dasal. Hindi ko man po kayo may sa isa lahat. Basta po kayo alam ko, nagdasal sa akin para sa kagalingan. At dinig naman ng itaas na lumikha, ng Diyos amang lumikha ang inyong panalangin, ang ating panalangin. Lahat po nang manalangin sa akin na upang kayo gumaling. Marami po salamat. Hindi ko man kayo may sa isa. Bahala na po ang pang ng Diyos na lumikha ang gumanti sa inyo. Alam po niya yun. Kaya huwag po kayong mag-alala. At kayo ay pinasasalamatan ko lahat. Lahat-lahat sa napakabuting ginawa niyo. Hindi ko akalain na ganun kainit ka tulong na aking abutin. Kala ko nga walang tutulong sa akin. Sa bagay, samantalang nandoon ako ay wala nang malay nun. Hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid. Pero nung malaunan niya, nagising na ako for almost a month. Yun, kasi inoperahan niya po ako sa brain, 3 beses. Tapos noong November, natauhan na ako yun. Malakas ako. Tapos, yun nga, sabi ko sa sarili ko, bakit payat na payat ako? Mahabang buhok ko, mahabang balibok sa ilong, mahabang kuko ko. Lahat humaba sa akin. Parang nagulat ako, parang ako na, ano ba, sleeping beauty, nakatulog ako. Tapos nagising ako, bakit yun ang itsura ko? Parang miracle talaga, hindi ko ma-explain. Alam niyo ba, ikikwento ko sa inyo, nakakita na ako ng mga liwanag, para may fluorescent lamps. Na napakaliwanag, di ko ma-explain kung ano yun. Tapos meron akong, yun. Tapos nakikita ko yung maliwanag ng ilaw na yun. Hindi ko ma-explain kung anong liwanag yun. Malawak na malawak. Tapos yung bilog-bilog na tagliliyab yung gilid. Yung bilog-bilog na yun, may apoy sa gilid na tumatakbo. Kulay ubi na blue na something purple. Yun na. Marami daw yun. Mga siguro mga less than 10. Isang sulok nakita ko yun. Tapos merong nakahulma na para bang babae na nakaluhod, nakadikit sa isang bilog na marmol, parang ganun, yun. Tapos habang yung katabi kong lalaki nagkikwento ng eto yung lugar na to, ganun, nakikinig naman ako, sabi ko mga ako, sabi ko napakaganda naman dito, no? Sobrang liwanag. Yun, siguro nung time na nag-hallucinate na ako. Hindi, yun nga, hanggang in-MRI ako, CT scan, paulit-ulit, less than 10 times. In December, yun, nakita ng doktor, napisisyan ko na okay na. Wala nang tagas. Nagkaroon kasi ko ng ESF fluid leak. Kaya na ako na-operahan ng 3 beses. At yun naman, luckily, in-MRI ako ng 2 to 3 times and then di-discharge ako noong December 6. Nag-undergo ako ng OT, PT, at saka CT scan twice in January and December and April 2024. Ayun, nag-normal na yung mga sulcos, yung mga parts of the brain. So, ayun, back to normal. At laking pasalamat ko sa inyo. Ko doon, dito ako inabutan kung hindi ko naman sa pinag-ano ang ating bansa. Sa ating kasi medyo mahalang gamutan. Kaya, all in all, nagpapasalamat ako sa inyo. At mahal tayo ng Diyos. At huwag natin isipin ang mga bagay sa lupa. Hindi makakabuti. Yun na lang, yun ang natutunan ko, maging relax na lang. At kasi sa palagi ko naging stressful ang buhay ko. At sa mga meron kasi akong hypertension, yun. So iwasan yung stress, pag may time pahinga, relax. Ganun lang ang suggest ko sa inyo bilang sa karanas ng ganitong problema. Kaya
Ganun talaga. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us. Thank you. Bye.